ipakulam ko kaya yung mga taong galit sa akin, yung mga taong gumawa sa akin ng kalokohan. Ipakulam ko kaya, o kaya alam niyo na, yung ipapatay ko, ganun, or babayad ako ng mga, ano, gunman, ganun. So, ayun nga mga beshi, magandang umaga na naman. So, magandang buhay para sa lahat. So, tips for yourself na naman tayo mga besh. O, eto mga beshi, paano mo nga ba magagantihan ang mga taong galit sa'yo or mga nakagawa sa'yo ng mabibigat na kasalanan, no mga besh? Sa mabuting paraan, no? Yung hindi natin kailangan gumanti ng ngipin sa ngipin, ng kamay sa kamay, ng kamao sa kamao, besh. Yung ganon mga beshi, yung sa tamang paraan magagantihan natin sila. So, eto ang tips ko sa'yo, beshi. Ipakita mong okay ka. So, naranasan ko yan, beshi. Naranasan ko yan. Ipakita mong masaya ka. Ipakita mong okay ka nang wala sila. Ipakita mo, beshi, na mabubuhay ka nang masaya kahit na wala sila. No, beshi? So, kung may mga taong nakagawa sa'yo ng kasalanan, mga nanloko sa'yo, nagsinungaling, no? Lalo na yung mga OFW ditong nakaranas, nang niloko sila ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga asawa, mga jowa, no? Mga syota-syotaan, no? So, ayun mga beshi, huwag kang maglungkot-lungkutan, beshi. Hayaan mo lang, sa una lang masakit. Believe me, naranasan ko yan. Sa una masakit, para kang madidepress, no? Yung parang gusto mo, umuwi ka na ng Pilipinas ora mismo para makagante. Pero kalma, beshi. Magdasal ka, besh. Magdasal ka, magpray ka, humingi ka ng tulong. Ihingi mo ng tulong sa kanya kung paanong kumalma. So, believe me, beshi. Langit na ang bahalang gumante sa mga taong gumawa sa'yo ng kasalanan. So, yun nga, beshi. Hindi mo kailangan gumante. Hindi mo kailangan ipakulam. So, joke. Kailangan ba natin ipakulam? Kailangan ba natin ipaganman yan? Ipapatay? Ipaganyan? Pumupa para lang tayo makagante sa mga taong may kasalanan sa atin? So, kung hindi naman mabigat, beshi, hayaan mo na. No? Halimbawa, sa mga kapwa ko OFW dyan, no, ng mga single mom ngayon. So, sa mga syempre, kadalasan, no, napakaraming OFW. Mga kababaihan dyan, no? Or mga kalalakihan. Syempre, parang pantay na rin, no, yung mga nagluloko ngayon. So, hindi lang sa mga Pinay, no? Sa mga Pinoy din na OFW na nandito sa ibang bansa, no? Kung ikaw ay nakaranas ng niloko, iniputan ka ng iyong asawa, hayaan mo, beshi. Hayaan mo, besh. Umiyak ka lang, ilabas mo lang ngayon. Pero wag mong ipakita na hanggang bukas sa makalawa, sa susunod na buwan, sa susunod na ilang buwan, sa susunod na taon, sa susunod na ilang taon, eh hindi ka pa rin nakamove on, besh. Bangon! Maraming bagay o magagandang pangyayari na naghihintay sa'yo, beshi. Hindi lang siya ang pwede mong ikutan ng lahat, no? Kung sabi nga nila, kung may nawala, may darating, no, beshi? Pero, kung may nawala, ipakita mong hindi sila kawalan sa pagkawala nila. So, hindi mo kailangan palitan kung ikaw'y pinalitan. Okay lang yan kung palitan mo din. Sige, palitan mo. Marami dyan, maraming isda. No, maraming isda na pwedeng mabingwit. Pero, eto beshi, mas maganda yung ipakita mo na unti-unti nagtatagumpay ka. Na unti-unti, ipinapakita mong mas umaangat ka. Kasi pag niloko ka, beshi, masakit talaga. Masakit. No, walang kasing sakit. Yung kahit humingi na sa'yo ng sorry, ng patawad yung taong nakagawa sa'yo noon, yung taong nakaalitan mo, yung pilat na doon pa rin sa kaloob-looban, beshi. So, ipakita mo na umaangat ka na kahit wala sila. So, thank you for watching mga beshi. Tips para sa magandang buhay. So, bye-bye!